What's up mga ka-farmers? Welcome po sa Bohol Native Farm. At today mga ka-farmers, sasabihin ko po sa inyo paano po namin inaalagaan ang aming mga Rhode Island Red dito sa farm namin para ma-maximize po natin ng gusto ang kanilang pangingitlog. Kaya kung bago ka pa lang sa channel namin, i-click mo na ang subscribe button para updated po kayo sa lahat ng mga new projects at mga tips and guides namin upang maalagaan ng wasto ang inyong mga alagang manok. Ito po ang feeds na aming ipinapakain sa aming mga alagang Rhode Island Red. Ito po ay para sa mga adults, mga farmers. So meron po tayo ditong Galmax 21 for breeder po mga ka-farmers at 7 kinds na ihihalo po natin sa ating feeds. Ganito lang po karami ang aming ginagamit na feeds sa aming mga adults mga ka-farmers. So itong amount na ito, napakabilis lang itong actually maubos ng mga adults nating manok, especially yung mga nangingitlog na natin na Rhode Island Red at mga basilan mga ka-farmers. Also, meron din po tayo ditong Galmax 2 developer. Ito po ay para sa ating mga sisiw mga ka-farmers. So, ito po ay cheek booster. Ayan. Dried lang po natin siya paipapakain sa mga alaga nating sisiw mga ka-farmers. While wet feeding naman po para sa mga adults natin or basa po para madali lang po nilang makain at ma-absorb ng katawan nila. Also, dagdagan pa natin ang pagkain sa ating mga adults. Kuha po tayo ng Madre de Agua mga ka-farmers at ihahalo natin sa ating feeds para sa adults para madagdagan ng mga nutrients na kanilang nakakain para mapabilis natin at maparami ang pangingitlog ng ating mga alagang Rhode Island Red at basilan. After natin makakuha ng mga Madre de Agua mga ka-farmers na idadagdag natin sa pagkain ng ating mga adults, atin pong i-slice ang ating nakuhang mga Madre de Agua para sigurado pong makain ng ating mga alagang manok, dahil kapag hindi po natin siya na-slice ng maliliit mga ka-farmers, baka po mamili ang ating mga alagang manok at hindi nila makain ng ating dinagdag ng Madre de Agua. After natin siyang ma-slice into small pieces mga ka-farmers, ihalo natin siya sa ating feeds at lalagyan na po natin siya ng tubig. Haluin po natin sila mga ka-farmers. Yan, importante po na haluin natin ito sila para hindi po makapamili ang mga alagang manok natin, para masanay silang kumain ng Madre de Agua at hindi po tayo makagastos ng masyadong marami sa feeds po mga ka-farmers. Ayan mga ka-farmers, oras na po para pakainin natin ang ating mga alaga dahil mukhang gutom na gutom na ito sila. Linisan po natin ang kanilang mga pagkainan mga ka-farmers para po hindi sila magkasakit.
Ito po yung mga Rhode Island Red namin, mga ka-farmers, na sobrang lakas ng itlog. Ito po mga ka-farmers, yung mga cobra chiki namin, dalawang lalaki po at apat na babae. Ito po sila ay hindi pa po sila nangingitlog mga ka-farmers dahil bata pa po yung mga babae at hindi pa po sila ready mangitlog. While yung mga lalaki natin ay pwede na po sila. Ito po yung mga lalaking basilan namin mga ka-farmers, white basilan, mga puti. At ito naman po yung mga black basilan na nag-start na rin pong itlog ng marami, kagaya sa mga Rhode Island natin. Dito naman po mga ka-farmers ay meron tayong mga guinea fowl. Yan, so adults na rin po ito sila mga ka-farmers. Dito naman po mga ka-farmers ay meron tayong mini shamo mga ka-farmers. So napaka-cute niya pong klase ng manok mga ka-farmers. Mga pabo po natin mga ka-farmers na newly arrived. Yan, ito po sila ay ready to breed na rin. Ito po sa kabila ay meron po tayong mga bata pa po na mga Rhode Island Red. So hindi pa po sila nangingitlog, waiting pa lang tayo. Kaya while waiting, alagaan po natin at pakainin sila ng maayos para malusog at malakas din silang mangitlog kagaya ng mga adults nating mga Rhode Island Red. Dito naman po mga ka-farmers ay ang mga chicks natin na mga shamo. Yan, so magsilakihan na po sila mga ka-farmers. Yan, so magpapakain po tayo ng chick booster, dried lang po siya mga ka-farmers. Ito po ang pinapainom namin palagi sa mga Rhode Island Red at basila namin nangingitlog. Every morning po yan mga farmers. Egg 1,000 po. One-third lang po ng table teaspoon mga farmers at ihalo natin sa tubig. Yan. So, after natin ihalo, pwede na po siyang ipainom sa ating mga Rhode Island Red mga farmers. So ganito po ang everyday routine namin na ginagawa na pag-aalaga sa aming mga Rhode Island Red. Kaya po nangingitlog sila ng napakarami mga ka-farmers. So time to harvest ng ating mga itlog. Nako, napakarami na naman nating nakuha ngayong araw na to. At
napuno na yung nakaraan nating mga egg tray, mga farmers, kaya yan, meron naman po tayong bagong egg tray na paglalagyan. Then ka-transfer na natin siya sa ating incubator, mga ka-farmers. Kapag maglalagay po tayo ng itlog sa ating egg tray, mga ka-farmers, siguraduhin natin yung tatasok niya ay nasa ilalim po, mga ka-farmers. Yan. So meron pa po tayo isang egg tray na punong-puno na. So dito na po tayo nagtatapos, mga ka-farmers. Maraming salamat po sa panonood ng Bohol Native Farm, at sa susunod na naman po nating mga videos, abangan nyo lang po, at may mga ipapakita po kami sa inyong mga exciting na mga update sa ating farm. Kaya see you again sa ating next videos, at maraming salamat po ulit sa panonood. God bless po and stay safe, mga ka-farmers.